Hello po, Joaquin Magara Jr. po. Welcome to my YouTube channel. Ito po yung ang gagawin po natin ay i-update ko po sa inyo kung paano po ang gagawin para mag-dry run ng isang generator. No? So itong generator set na to ay tinatawag na standby generator set. Ano? So ito siya. Ito mga luma pa to. No? Analog pa siya, no? Yung iba digital na, no? So pag gumanda yan, kikita mo gumagana yung mga parameter niya, no? So yan dapat makikita mo. So yan, no? Pag ganyan talaga set niya, no? Naka-automatic siya para kapag nag-burn out, automatic siyang mag-aandara, no? So may mechanism siya dun sa loob ng isang building kung saan nandun yung ATS, ano, tinatawag na automatic transfer switch, no, ATS. So meron ito, no. So kapag nag-sense niya na walang voltage, magti-trigger siya, mag-shut on siya, no. Mag-switch on siya automatic. So, you know, ngayon ang gagawin natin bago natin paandarin. So, ito yung ginagawa kadalasan ng mga maintenance ng isang building, ano. So weekly po namin itong pinapaandar. So bago mo siya paandarin, check mo muna, no? Check mo yung battery, baka hindi nakakabit, no? Yan yung battery niya, no? Check mo, okay naman. So naka-connected lahat, no? So pagkatapos mo check mo yung battery, i-check mo rin yung siyempre yung langis, no? So yung langis niya, no? So madilim. Yung langis niya. Ito. Ito yung dipstick niya, no? So tignan mo, no? So yun. Ito yung dipstick niya. Okay naman yung langis niya, no? So, pasok natin. So, siyempre, tignan mo rin yung krudo, no? So, dahil krudo to, yan, kasi minsan nakikita mo yung, ano niya, no? Yung gauge niya, no? Nasa 75% pa yan. Dilim, no? Ito yung kanyang ano, no, fuel gauge nyo. Makikita mo dyan. Siyempre, titignan mo rin yung ano tawag nga to? Kanyang radiator. So, titignan mo yung tubig, no? Si tubig. So, okay naman. May tubig naman siya, no? Oh, ito. Konti pa naman nabawas. So, yun, oh, sarado na natin. So, yun nga po, ano. Na-check na natin yung langis. Yung nga, no, na-check na natin yung battery, okay. So, yung langis, okay. Okay pa naman yung langis niya. Yung radiator na tubig, okay naman. So, yung kanyang fuel, okay naman, no? So, okay na lahat. So, papaandarin na natin, no? Yan. So, bago na ipapaandarin, itong ano niya, no? Itong gauge niya, itong kanyang susi, lipat natin sa manual muna bago natin pandarin, no? So ito yung manual niya, no? Ayan, yung parang makita mo manual niya, yung parang may hugis kamay, no? So ito yung auto, ito yung manual, no? So papandarin natin ngayon, no? I-push nyo lang yan ng matagal para umandar siya. Toto, no? So ganito. Thank you.
ganyan lang ano yung mag-testing ano. Mag-testing po kayo. Mukha na kanina, ano, i-check nyo mo yung battery. Yung langis, yung fuel, yung tubig ng radiator, no? Para sure kayo na aanta rin isang generator. Kailangan kasi i-testing natin ito, i-dry run natin weekly, no? Para in case na mag-run out, alam natin na condition ng generator natin. So sana, may natutunan kayo sa akin na konting information, ano, kung paano mag-run sa generator, no? Kung paano mag-dry run. Na talaga dapat naman ginagawa, no? Para hindi may stock na pumakina. Para sa oras ng pangangailangan, building ng plan out, meron siyang emergency ng power supply. So, yun lang guys. Maraming salamat.